Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan! Magandang magandang gabi! Totally, kauwi ko lang dito sa bahay, may nagsend sa akin ng video, may nagtanong sa akin, magla-live ka ba ngayon? Sabi ko, hindi na, pagod na ako. Gusto ko muna magpahinga. Dahil maghapon, syempre, trabaho, trabaho. Now, nung may nagsend sa akin ng video, pinanood ko. Believe ako sa'yo. Promise. Believe ako sa'yo. Alam mo, Byron, ngayon ko nalalaman na yung betlog mong luslos, kumakalimbang. Kumakalimbang bang betlog mo sa akin? Ha? Hindi mo kayang iribat? Ha? Music ka muna tayo? Ay, Diyos ko talaga! Ramis! Nalalarki ako! Kapatid ng posters at haters, ang kanilang ibangan ay mag-asar at mamaway. Mahilig silang magmura, lahat ng post ay kinukunta, mapaglaki sila. Sabihin na pangit ka, kahit di hamak namang mas pangit sila. Sobrang mga kapal ng mukha, piling magaganda. Ang kawawang pasya, kawawang pasya, pag nagpos ng masaya, tsak magsusulputan na sila. Ang kawawang pasya, kawawang pasya, di lang yan nag-isa, magtatawag, magpamaras, ay nandyan na. Sasabihin ng walang kwenta ang piso mo, pagtitipan nila at magtitislay pa. Huwag mo silang pansinin, kaibigan, yan ay mga tao pa e palan. Dahil nila magkaya, malabong mayroon ka. Ang kawawang basyo, alam mo, mayroon kong ako sa'yo. Galit ka! Masama ang loob mo! Ilabas mo yan! Ilabas mo! Huwag kong pipigilan, kaibigan! Huwag kang magpanggap na edukadong tao! Yan ang gusto ko eh! Unti-unting bumabalok magka eh! Yan ang gusto ko sa'yo, Byron! Ha? Yan ang gusto ko! Yung unti-unti mo akong niyayari, pero hindi mo kaya akong pangalanan! You're fucking shit! Ang kawawang basya, ang kawawang basya, ang ina ka, di kita unungan, gago! Susulmutan na sila. Ha? Believe me, hindi kita uhurungan pag inatikina mo kahit saan tayo makarating. Ha? Banat may! Huwag kinatikina mo! Ha? Kaya siguro napatay yung ina mo dahil sa sobrang kahihiyan sa'yo, hayop ka! Kape muna! Nagsisimula pa lang tayo! Nalay! Utak yun ah! Yan ang gusto ko eh! Yung bakbakan tayo, utak yun ako! Ha? Takok pa! Byron! Byron boy! Don't to me! Ha? Hindi ako high blood! Cool na cool lang ako!
Pero marami kang supplies na sinasabi mo sa akin. Bata! Marami kang supply. Ikaw naman! Hindi mo pa ginalingan! Yung mga supporter mong tangang matutunda na, yung mga masosyonda mong supporter, yan ba ang pinagmamayabang mo mga marites, mga chismosa, chismoso? Diyos mo po! Mamamatay na lang sila! Mamamatay na lang sila sa pagiging chismosa marites. Oy, share-share muna tayo sa live ko, ha? Bago ako aatake. Share-share na muna ako bago ako mapalakpak. Alam niya naman ako, gusto ko mag-share-share ng live. Baka gusto niyo akong samahan mag-share. If you want, ha? Share-share muna tayo, guys. Masaya ito bago ako matulog. Salaka. Bago ako matutulog, patatawanin ko muna kayo. Ha? Parawalan ba? Walang problema yan, Banat Bay! Ha? Kakayanin mo bang bunganga ako? Ha? Banat Bay? Kaya mo ba akong atakihin? Gusto ko, ha? Direct to the point! I don't like to mention ano, walang minimension. Share na muna ako. Music muna tayo ulit, ha? Bibelo lang ako, kaibigan. Ha? Taka na, nawala ang pagkapagod ko sa'yo, meron? Nawala ang pagod ko, promise! Pagkagaling ng trabaho, nawala ang pagod ko. Yan ang gusto ko, eh. Pakpakan tayo. Babuyan tayo. Babuyan tayo sa social media. Yung funky ba ng nanay mong namatay na? Ginantot mo ba? Ha? Yan pa lang. Ha? Gusto mo ng babuyan?
Sige! Ang kawawang basher. Ang kawawang la 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 la. Alam niya naman, sabi ko, kaligayahan ko ang mag-asar. Sana yung lighter? Lighter, please. Yeah. Gaganda ang kawawang basher. Pag nagpog ng masaya, tsak magsusulputan na sila. Ang kawawang basher. Bashers ay nandyan na. Sasabihan ng walang kwenta ang dito mo pagtitipan nila. Magtitislay pa, huwag mo silang pansinin, kaibigan. Yan ay mga share, share na muna tayo bago tayo mag-live. Dahil hindi nila magkaya, talagang mayroon ka. Ang kawawang bash, ang kawawang pag nagpost ng masaya, tsak magsusulputan na sila. Ang kawawang basher, ang kawawang basher, di lang yan nag-iisa, magtatawag, magpaparas, bambang magtautak talaga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin na OFW. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Kamusta na po kayo? Kayo po ba'y nasa magandang kalagayan? Ngayon ka lamang po ba nakapasok sa aking live? Ngayon ka lang po ba nakapunta rito? Ayaw mo po bang nakakarinig ng mga salitang mura? Ayaw mong nakakarinig ng ika nga sa pandinig ay kabastusan na salitang lingwahe? Kung ayaw mo nang ganon, kababayan, simple lang ang dapat mong gawin. Pakinggan mo muna ang aking paalala at nang ikaw ay hindi ka mairita. Ha? Ganun po, mga kababayan. Basi dito po sa aking live, sadya po akong palamura. Sadya pong bastusin ang aking bunganga pag ako'y nagko-content. Okay? Kaya, Tagalog po ito, pare-parehos tayong mga Pilipino. Pilipina, Pilipino, chismoso, chismosa, at karamihang nanonood sa ating live, certified na mga chismosa at marites. Okay? Pakinggan nyo to. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, ihudiputa ka, lumayas kayo rito
Okay. Napakinggan nyo ng mabuti. Tagalog yan. Bago tayo mag-start, gusto kong pakinggan ang sinasabi ng putong lupang tanga na hindi kaya akong pangalanan. Hindi kayang i-mention ang pangalan ko. Pero pag ibang ang umatake, ang bilis kumuda. Ang bilis bumakbak. Bumunot ka ba muna ng hininga? Kumuha ka muna ng lakas ng loob sa Japan? Bago ka nagkukuda-kuda? Pero hindi mo ako ma-mention ang pangalan? Hoy, banat may burat China! Tumupa ka na naman ba dyan sa Japan? Pakinggan mo ang mga pinagsasabi mo. Pati ko sa Banateros Brothers. Kulang lang talaga sa ano yun? Sa... Ano? Sa Chupanga, yung kaya ganyan yun. Kailan ko tinanggi ang kapagiging bakla ko? Banat bay. Kailan ko ikinahiya ang pagiging bakla ko? Kahit kalbo ako, kahit kapangit ng mukha ko, kahit kapungal-bungal na to, dininay ko bang bayot ako? Ha? Dininay ko ba? Bakit ko i-deny? I'm happy kung ano ang kinalalagyan ko. Masaya ako sa pagiging bakla. Kahit hindi ako binigyan ng pagpapalang kagandahan ng mukha. Pero, Byron, happy ako. Why? Lantad sa publiko ang kabaklaan ko. Pero sa isang katulad mo na nagtatago, hindi makalantad, hindi magawang ipakita ang tunay mong pagiging bayot, ang hirap nung day. Sa totoo lang, ang hirap ng ganong kalagayan, trust me. Gusto mong sumuso, gusto mong kumuha ng lalaki sa park, hindi mo magawa. Pasinga katwiran mo, sikat akong political blogger. Nakakahiyang makita na nahumahawak ako ng titi. Diba? Kaya nga namatay, kaya nga ang nanay mo hanggang sa namatay ang magulang mo, hindi mo nabigyan ng apo. Kahit ako'y babakla-bakla, may tatlong anak ako. Ikaw, may anak ka ba? Ha? Walang kwenta. Diba? Ang hirap no, kaibigan. Akala ko ba kaibigan mo ako? Sasabi mo, huwag natin pansinin yan. Pabayaan natin yan. Kaibigan ko yan! Nako! Ano na nangyari? Ha? Kaibigan mo pa rin ako? Pero may mga pasaring ka na hindi mo kayang i-mention ang pangalan ko. Ang hirap no, kaibigan. Ang hirap nun, naniwala ka. Pagmalay mo, atakihin ka sa puso ngayong gabi at hindi ka magising bukas at sanay na way mangyari. Hindi mo nasabi yung gusto mo. Ang hirap nun. Ako, alam mo kanina, tinanong ako ni Arlene, magla-live ka ba? Sagot ko, di na muna, pagod ako. Pero, may nag-send sa akin ng video mong ito. Aba, teka, mukhang nabubuhayan ako. Gusto kong magsalita, gusto kong magkomento sa sinabi mo. Ay, alam mo naman yan, kay Byron, hindi mo ako mapapatulog hanggat hindi ko nasasabi ang gusto kong sabihin. Ang hirap ng ganun. Ang hirap nun. Di ba? Ang hirap. Di ba matapang ka sa vlog? Lahat pinapangalanan mo. Bakit ako hindi mo mapangalanan? Bakit ako hindi mo direct to the point? Ano, tagalata naman akong pinatutungkuhayan mo? O, sinasabi ko sa'yo, ha, kupal na panot at tsumutyo pa rin. O, hindi mo magawa, umamin, Byron. Alam mo, tandaan mo, Byron, masarap ang lumantad isang LGBT. Huwag kang magtago, huwag mong gayahin yung mga straight dyan na gustong sumusugus na baklaan. Pero naiinggit, hindi magawa. Pasing nga, takot na ba sabi, ay bakla ka pala. Ang hirap no, kaibigan, promise. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Hindi ako nagagalit.
nag-i-explain lang. Nagpapaliwanag lang. Kasi, alam nyo guys, itong sinasabi niya, sobra akong saya. Sobrang tuwa ko. Tinapos ko yung buong ito napanood ko sa Ako'y Pinoy channel. Napanood ko sa Ako'y Pinoy channel. Sobrang saya ko. Kasi ito ang hinahantay ko eh. Atakihin niya ako. Yung mention niya ang pangalan ko. Yun ang gusto ko. Pero hindi kumpleto eh. Hindi niya makuha ang pangalanan ako. Pakinggan ulit natin ha. Starting, isa-isahin ko itong sasagutin yung mga pinagkasabi niya rito. Uy, by the way, huwag niyo pala papansinin yung ano ha. Yung bumabati ko sa Banateros Brothers. Kulang lang talaga sa ano yun. Sa Chupanga yung kaya ganyan. Chupada. Saka nautusan kasi yun. Nautusan kasi yung nabanata namin isang sekretary. Huh? Eh, since may mga kaso siya dun, nautusan yun para mapaburan yung kaso niya. Okay. Huwag yung pinapansin yun. Ha? Alam niyo naman yun, palipat-lipat yun, parang paru-paro yun. Ha? Kita niyo naman yung ano, palipat-lipat yun. Pag pinansin niyo pa yun, lalo lang matutuwa yun. Kilala ko yun. Ha? Matutuwa yun pag pinapansin niya. Nice! Tama ka, kilala kaya, ko. Huwag niyo nang babanggitin yung pangalan, huwag niyo na rin papansinin. Ha? Iningal na ako. Lakan ng lakan. See? Huwag daw pansinin ako. Natutuwa daw ako. Pag ako daw ay ina-atake. Pero hindi niya magawa. At ang take note, ang natawa ko rito, Byron, yung sinasabi mo na sekretare, pati hindi mo ma-mention ang pangalan. Ha? May ebidensya ka? Magpakitaan tayo ng text ni Sekretary Rimulya? Oh, erenect ako, pangalan ba ni Sekretary Rimulya ang tinutukoy mo? Takot kang mapangalanan siya? Ha? Ni isang kusing kupal, walang binabayad sa akin si Rimulya. Ubod ng kuripot niyan. Kada punta ko nga, walang binibigay sa akin ni pamasahin ni panggas. Binigyan niya ako, wheelchair, nung December, nung humingi ako, at pinamigay ko doon. Ayun, at least yung hiningi kong wheelchair kay Sekretary Rimulya, may resibo kung sinong binigyan ko. Ah, ngayon, pinalalabas ninyo, BBM vlogger na ako, putang ina ninyo naman. Packing shit. Kailan nyo ako nakitang nagdadaknak na nagsusumama ako kay BBM? Ha? Ano lang putak mo? Wala, nabobo ka ba? Byron? Ha? Nabobo ka na ba? Putak ina, walang bobong kalbo. Eh sa bagay, hindi ka pa naman masyadong kalbo. Papanut ka pa lang. Ha? Wala kang bayag, pukin ang ina mo? Sekretary, pero katapang-tapang mo sa mga vlog mo, lahat binabakbakan mo rin. Pero hindi mo ma-mention ang pangalan ni Sekretary? Tanga, bobo, ang kaso ko nasa korte na. Wala sa piskalya, wala pa sa prosecutor. Anong kinalaman ng DOJ dyan? Under pa ba ang mga judges ba? Under ba ng ano, DOJ? Huwag kang bobo! Pinapahalata mong bobo. At ako, proud ako na may kasong cyber libel. Ikaw, ilan ba ang cyber libel mo? Isa. Kay Congressman Mike Romero. Oh. Gusto mo magpalit tayo? Tang ina mo ka. Hindi mo naman palang kayang pangalanan. Putang ina mo ka. Bago ka gumakga. Bago ka kumuda. Pukin ang ina mo, Byron ka. Sagutin mo yung pinagbentahan mo ng sasakyan. Ibigay mo ang mga papeles nun. Hindi yung kuda ka ng kuda, pasaring ka ng pasaring, pero lus-lus ka, pukin ng ina mo. Ha? Hindi mo naman pala kayong pangalanan ako. Puro ka. Putang ina, yan din ang litanya ni ano eh. Ni Dadang Bakulaw eh. Kayo, yan din ang litanya mo. Si Kupan Olin na Jakulero. Yan din ang inilitan niya. O di na pagkahalata kayo, naiisang litanyahan kayo. Diyos ka!
Simple lang, isa lang ako. Ba't hindi nyo ako marigbata ng diretsuhan? Sagutin ninyo yung akusasyon na ibinentahan mo ng sasakyan na until now, naghahantay yung ali na nasa Amerika na sinasabi yung brand nyo, yung pala, bulok pa pala sa mga ugali nyo. Oh, Diyos ko! Ba't hindi nyo marigbatan yun? Sasabihin nyo, wala lang ako machupa. Putang ina mo ka, kung chupa lang palang hanap ko, puki ng ina mo. Gago, may pambayad ako sa pangchupa. Puki ng ina mo ka. Ayan, may pambayad ako sa pangchupa. Gago. Ha? At ako, lantad ang kabaklaan ko. Puki ng ina mo. Ha? Lantad ang kabaklaan ko. Gago, may laman pa yan. Puki ng ina mo. Dalawa yan, gago. Sasabihin mong pangchupa, wala akong machupa, puki ng ina mo. Ha? Nakakahiya naman, Byron. Baka ikaw hindi ka makalantad ng kabaklaan mo, boy. Maglantaran tayo. Ha? Ang ina mo, dalawa yung ATM ko. Oh, ang ina mo ka. Ha? Eh, sabi mong wala akong pangchupa. Chupa lang, wala na akong chupa. Nakakahiya naman sa'yo. Pero believe ako sa'yo. Sa sobrang katangahan mo. Ano kinalaman ni Secretary Rimulya sa mga kaso ko? Gunggong. Lahat ng kaso ko nasa korte. Abogado ko ang gumagawa ng way doon. Hindi na kailangan ang DOJ dyan. Tanga. Gamitin mo nga utak mo. Akala ko ba graduate ka ng UP? Ha? Akala ko ba matalino ka? Paano pa pala kita na ako'y aminado na hindi nag-college, hindi nag-high school, hindi tapos ng elementary, pero hindi ako kasing estupido na pinagmamayabang mo na graduate ka. Ah. Di ba nakakaya yung ganun? Aakuin mo graduate, pero dakilang vlogger na mangutot sa OFW. At dakilang buga mo. Di ba? Hindi pa nakakahiya. Pinangangalandakan, graduate ako ng UP. Putang ina yung pala, nakakahiya palang ganon. Graduate ng UP, pero napunta sa pagiging vlogger na bahadera, tismoso, tismosa. Nakakahiya ganon, Byron. Next time, kung hindi nyo kayang sagutin yung mga paratang sa inyo, nung mga na-interview ko na nakipag-video call at hindi aswang, manahimik. Ha? Huwag nang magsalita. Sinasabi mo, huwag akong pansinin. Huwag digmahin ako. Eh, bakit nagkukuda ka sa akin? Oh, akala ko ba huwag akong pansinin? Pero kumukuda ka. Huwag pansinin, di ba? Pero ikaw, ay Diyos ko, nakakahiya. Ay, doon sa mga takat bobong follower ni Banat Bay, yung ba ang bayer, ang banateros nyo? Hindi kayong makipagkula, makipagribat. Doon tayo sa isyo. Tandaan nyo ito, ha? Hindi ako gumawa ng kwento. Nandiyan dyan sila Arlene, nandiyan dyan sila Jude Duterte. Sila ang nagsalita. Ikwinento nila sa akin. At take note, nagpaalam ako sa kanila na ibablog ko sila at naka-record ang aming mga usapan. Now, gawa ko bang kwento yon? Nagtatanong lang ako eh. Wag, alam nyo sa mga banateros na mga black supporter, wala akong pakialam sa inyo. Matatanda na kayo. Amoy lupa na kayo. Mamamatay na lang din kayo ayon sa gusto nyo. Wag kayong magpakatanga. Ha? Bakit? Wala ba kayong mapagchismisan dyan sa abroad? Bumalik na kayo sa Pilipinas. Bumalik na kayo para madagdagan ang mga sandamukal na marites dito. Tangin ang mga to talaga. Ha? Uulitin ko, Byron, yung sinabi mo na binayaran ako ng secretary dyan, sino bang kasama ko madalas sa picture?
na under ng administrasyon ng Marcos administration. Malinaw na malinaw si Remulla. Ano ang masama ko sa pictura namin na Secretary Remulla? Nagpa-picture lang ako. Eh, ikaw nga, ilang beses ka umakit ng bagyo. Kasama mo si Bantag. O di bayaran ka rin niya? Talagang bayaran ka rin ni Bantag. Patuloy, di ka na naman naamin yan. Pasi nakakababa ng dignidad. Diba? Pinalamon mo yung binayad sa'yo, puro deny ka. Putang inang yan. Tandaan mo, Byron, hindi kabawasan sa isang pagkatao ang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Ha? Yan ang tandaan mo sa kokote mo. Ha? Nag-aral ka, sabi mo. Graduate ka. University of the Philippines. Di ba? Sasagutin ko din yung sinabi mong palipat-lipat ako. Ha? Mamaya, sasagutin natin yan. Pero dito muna tayo. Ha? Yan ba ang pinag-aralan mo na ipinagmamalaki nyo? Hmm? Ha? Yan ba ang pinagmamalaki? Abay, mas proud pa pala ako sa sarili ko. Kahit hindi ako nag-aral, hindi ako kasing katulad nyong garapal. Di ba? Hindi ako katulad nyo na sobra ang pagkakapal ng pagmumukha. Hindi ka ba nahiya niyan, Byron, sa tatay mo na nabubuhay pa? Bigyan mo sila ng dignidad. Ha? May edad na sila. Gusto mo ba yung sa nanay mo na wala na pero kahiyan ang inaabot? Yan ba ang gusto mo? Ha? Magpakatotoo ka. Kupal, huwag kang magtago sa anino ng pagiging mabait. Ha? Huwag kang magtago sa anino na ikaw ay disente, putang ina mo. Ha? Walang disenteng vlogger. Walang vlogger na matino, na kismoso, na kagaya mong puki ng ina mo ka. Ha? Sabi mo, kilala mo ako, di ba? Eh, ba't hindi mo ako mabensyon? Stupido ako pag hindi ko alam na ako yung tinatatamaan mo. Ah, di ba? Si TP nga, pinapangalanan mo. Hindi ka nga takot kay TP. Bakit sa akin di mo ako ma-mention? Ibig sabihin, takot ka sa akin? Ha? Puki ng ina mo? Ha? Sa ibang vlogger nga, pag kinuinaano ka, hindi mo yung pinapangalanan mo lahat. Bakit ako? Di mo mapangalanan? Putang ina mo ka. Anong meron ako? Ba't hindi mo ako mabanggit? Ha? Hmm? Ha? Ba't hindi mo ako ma-mention? Takot ka? Ha? Tangina mo, Banateros, Banateros, bullshit. Yan ba ang founder ng Banateros? Isang papanot na, napunta na sa pagiging kalbo, pero hindi magawa na pangalanan ako. Utangin ang to. Sinasabi mo, abnormal ako. Abnormal pala kayo, ba't kayo pumapatol? Edukadong tao ka. Nakakahiya naman. Di ba? Edukadong tao, malawak ang kaisipan. Pero sabi nyo, abnormal ako, may topak ako, pero pumapatol kayo. Hindi, ibig sabihin, mas malala pa kayo talaga sa pagkabaliw ko. Mas malala pa kayo sa pagka-abnormal ko. Pumatol ka sa abnormal eh. Talaga to? Musika tayo. Diyos ko naman. Diyos ko naman talaga. Ay, Diyos ko po. Isip! Isip bago ka kumunat. Ha? Huwag kang tatanga-tanga. Kanilang ibangan ay mag-asar at mag-away. Huwag ka naman, kaibigan, patsero kong patsera. Ha? Huwag ka nun. Alam mo, Byron, hindi ka pa vlogger, putang ina mo ka. Nagsusosocial media na ako, gago. At yan ay alam mo. Ha? Hindi ka naman didiis talaga eh. Kay kaya tanu ka.
Ha? Kaya huwag kang magpanggap na DBS ka, putang ina mo. Ha? Tandaan mo, mas original ako sa'yo sa grupo ni dating Pangulong Duterte sa social media. Kailan ka lang masumulpot, putang ina mo ka? Nung malapit nang matapos si Pangulong Duterte, samantalang kami nagpakandahirap dyan, hindi kami masyado nagaganyan. Huwag ganon, Byron. Ha? Huwag ganon. Ha? Baka marami kang masasagasaan sa mga original na Duterte vlog na nagpakahirap talaga. Alam mo, Banat Boy, hindi mo ako maididenay sa larangan ng mga Duterte vlogger. Tandaan mo yan. Ha? Hindi mo ako kayang i-reject dyan, pare koy. Ha? Hindi. Ha? Ikaw na ang nagsabi noon. Uulitin ko yung mga sinabi mo sa akin nung mga past. Nag-iisa lang ako sa larangan ng political vlog. Na kahit ikaw, putang ina mo, hindi mo kaya ang galawan ko. Ha? Ngayon, yung mga dinakdak mong to, mayayanig ako, putang ina mo. Ha? Ako mayayanig sa ganitong bakbak mo, putang ina mo, pare ko. Supot! Ha? Supot! Ha? Ang gusto ko yung may malaman. Ha? Yung malaman na bakbak. Huwag yung punting patutsada. Pero alam ko na ako ang inaano mo. Pero hindi mo magawa na rektahin ang pangalan ko. Putang ina ka. Supot! Diba? Supot! Tangina ka. Bakla ka na nga na hindi mo magawa na lumuntad. Hindi mo magawang lumutang ng totoo mong kasarian. Pero mas nakakabakla ka sa giging ganyan galawan mo. Ha? Alam mo, Byron Boy, pinasok mo ang larangan ng political vlog. Dapat tiyakin mo na kaya mong lumaban ng sabayan ng bakbakan. Kaya mo makipagribatan. Pero kung wala kang tapang at wala kang kakayahan ng ribatan, isara mo ang bunganga mo. Tanga. Ha? Isara mo. Isara mo. Huwag kang magpanggap na ubod ng galing mo. Alam mo, ha? Yung sinasabi niyong walang matututunan sa akin, ako, sinasabi niyo, mapalamura ako. Hindi ba kada live ko nagpapaganito akong dinig? Di ba? Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa... Di ba? Malinaw yan! Tuwing ako'y aatake, bawat ako'y may content ng medyo alam kong kabastusan ang pakakawalan ko, parating may paalala ng ganyan. Ano ang bago doon? Ano ang bago? Wala! At least ako, aminado ako na palamura. Aminado ako na bastos ako. Ikaw, graduate ka. Edukadong tao. Pero hindi magawa ang magpakatotoo sa sarili. Nakakahiya, Byron. Oo, nakakahiya. Di ba? Edukado. Pero abukado ang nasa utak. Di ba? Nakakaya yung ganun. Magpakatotoo ka. Ha? Magpakatotoo ka. Kung hindi mo ako kayang ribatan at hindi mo kaya, ang gusto kong ribat, Byron, simple lang, sagutin mo yung akusasyon na ibinabenta mong sasakyan na until now, more than 2 years na,
wala pa rin papeles. Ano ang laban nung taong nasa Amerika? Baka mamaya mapagsabihan kinarnap nila yun. Kawawa naman. Biruin mo nga, mini-message ka in Facebook para mag-follow up sa'yo, hindi mo magawang replyan. Bakit? Kasi nakuha nyo na ang kwarta. Nakuha nyo na ang pakinabang doon sa ali. Di ba? Doon naman sa tanga-tanga na mga follower niya, hindi ko sinasabi umalis kayo dyan. Magpakatanga kayo dyan. Ha? Manatili kayong tanga dyan. Total matatanda na rin naman kayo. Magpakamatay na kayo dyan sa magsama-sama kayo. Para naman yung mga matatandang tanga, eh mabawas-bawasan. Tapos, i-invite nyo ako pag kayo'y mga todas na. Para naman ako makapagkape sa mga burol ninyo. Gusto ko, may hopya, may mani, buto ng pakwan para may nginunguya-nguya kami habang nagtutungit sa mga burol ng mga bawat supporter ni Byron. Hoy, walang ma-stress ha? Ha? Walang ma-stress sa inyo, ha? Happy ba kayo? Kayong mga nanonood, magpakatotoo tayo. Bakit kayo nandito sa akin nanonood? Ito, 829 ang nanonood ngayon sa Facebook Live. Ano meron dito? Bakit dito kayo nanonood? Eh, bastos daw ako. Palabura daw ako. Ah, retarded daw ako. Abnormal daw ako. Bakit nandito kayo, mga putang ina ninyo? Pagtatapyasin ko mga ulo nyo dyan sa mga pangit na nanonood. Ha? Nangin na naman, Byron. Huwag ganun style. Ha? Huwag ganun style. Direct to the point. Ha? Sayang ang binabayad sa'yo. Hindi mo pala... Hoy! Doon sa mga nagbabayad kay Byron, ha? Doon sa Banateros. Tangina sa akin lang pala, teklop na tong tatlong kumag na to, eh. Di nyo ako mapangalanan? Ha? Pwede ba akong makiusap sa inyo, Banat Bay? Ha? At dito kay Bugaw, Dada, at dito kay Jacolerong Oli, meron akong ipapakikiusap sa inyong tatlo. Simple lang! Simple! Itong pakiusap ko. Simple lang ito, pakiusap ko sa inyo. Gusto ko. Kasi dati, pinupuri nyo ako. Oh, nandito na. Nandito na si Madam Ninya. Nandito na. Ang pinakamatinding umatake sa kalaban natin. Ako naman ang may request sa inyong tatlo. Halikan nyo ito at dilaan nyo itong maigi. Ayan. Dilaan nyo. Ayan. Ayan. Gusto ko dilaan nyo yan. Oh. Pwede ba? Dilaan nyo ang pwet ko. Para naman masaya ako. Kagaya nito, napanood ko yung mga ribat mo na wala namang kalatoy-latoy, wala namang kadating-dating. Makakatulog ako ng mahimbing. Masaya ako ngayong gabi. Bakit? Nasabi ko ng buong-buo yung gusto kong sabihin. Mahirap sa isang tao na galit, gustong magsalita, gustong pakawalan ang gusto niyang saloobin, pero hindi niya magawa. Mahirap yun. Promise. Mahirap yung ganun tao. Iniipon ang kimkim. Iniipon ang sama ng loob. Ako wala pa akong minimaintain na high blood. Dada, nag-maintain ka na ba ng sakit mo sa high blood? Baka mamaya mangisay ka ngayon, putang ina mo ka. Yung asawa mo pinadidilaan sa akin ang puki ng asawa mo, Dada, kahit kabantot-bantot, putang ina. Tinaga kong kantutin yung asawa mo, Dada. Ayun nga pala, sorry, hindi mo pala asawa. Yung butanding mong karelasyon. Oo. Yung karelasyon mong butanding na mukhang patay gutom,
nagpadila sa akin. Huwag kang pikundada, ha? Utang ina mo ka, tampalasin ko mukha mong hayop ka. Mag-ingat ka, dada! Tandaan mo! Yung sakit sa puso mo, eh naku, traitor ang sakit na yan. Trust me, marami akong kakilala na ganyan ay kinamatay, yung high blood. Nako! Nako. Kalmado ka lang, dada. Ha? Kalmado! Baka mamaya, atakihin ka sa puso, putang ina, mawawala sila ng bunjing. Pag ikaw namatay, dada, putang ina, iiyak yan si Byron kasi nawala ang bunjing na kagaya mo. Ikaw lang ang tanging bunjing na vlogger, na political vlogger na bunjing, pero walang kakwenta-kwenta. Putang ina mo ka, nagmamarunong ka rin, wala ka rin utak. Diba? Ganun ang ribat. Ganun ang mang-Alaska. Ha? Ganun ang mambwisit. Hindi yung huwag na natin pansinin yan. Naiingit lang yan. Pati magbakita yun ang mamugan ng buhay natin. Iiyak na naman mga yan. Putang inang yan. Alam mo, dada, kaibigan pa naman ako. Kaibigan pa naman ako. Gusto ko kung kukunin ka ni Satanas. Ha? Kung kukunin ka ni Satanas, gusto ko yung bang naghihirap ka. Na gusto mo lang mamatay pero hindi ka pa mamatay-matay dahil hirap ka na, yung bang hindi mo matang alam mo, mag-ingat ka, dada. Siguro kay hindi mo pinapaksalan yung kinakasama mong butanding din na babae, ha? Alam mo doon sa karelasyon ni dada na hindi naman kayo kasal, te, wag gamitin mo utak mo. Nako, gamitin mo utak mo. Maniwala ka. Delikado ka dyan kay dada. Kaya hindi ka pinakakasalan niyan. Ang baho ng hininga mo. Kaya hindi ka pinapakasalan ni dada. Mabaho ang hininga mo. Mabaho pa ang puday mo. At higit sa lahat, ang lakas ng baktol mo sa kilikili. Putang ina, kaya hindi ka pinakakasalan ni dada. Kasi kung totoong mahal ka ni dada, di pinakasalan ka niya. Ang tingin lang sa'yo niyan, para usan. Peace! Good luck tayo, dada! Cool! Diba? Pag nagbot ang masaya, tsak magsusulputan na sila. Hindi! Hangunin mo si dada, pakasalan mo ako. Kung totoong mahal mo ako. Kung hindi ka nandidiri sa akin at kung hindi ako, para usan mo, dada, pakasalan mo ako. Hamunin mo si dada. Hamunin mo. Marami mag-i-sponsor na Banatero supporter. O di pera yon. Hamunin mo si dada na magpakasal. Eh sigurado galit na galit si Ulo dyan. Putang inang to, naniwala ka rin kay Kalbo. Ayan o. Imbis ibibigay sa amin, napunta tuloy sa kasal-kasal nyong yan. Magpakasal kay dada. Maniwala ka. Believe me. Maraming mag-i-sponsor na Banateros na tangat bobo na kauri nyo. Sige, magpakasal kayo. Sige. Magpakasal kayo. Tangina ka. Ha? Uulitin ko. Banatbay. Yung hindi mo kayang sagutin yung rebut sa akin at marami kang pasaring, close your mouth. Ha? Yun ang the best mo. At sasagutin ko rin ito na sinasabi mong palipat-lipat ako ng ano? Ng politiko na sinusuportahan. Pakinggan nga natin ulit ito. Ito yung huling sinabi mo. Pakinggan ko nga. Palipat-lipat yun. Ha? Ay, pag pinansin niyo pa yun, lalo lang matutuwa yun. Kilala ko yun. Oo.
Naaalala mo ba, Byron? Nung bago ka nag-isko, Moreno, bago tayo inordiran ng kung saan man taas, nag-usap tayo? Nag-usap tayo, di ba? Alam ko, tatay mo, abogado. Siyempre, worth nothing yun. Di ba? Pero kung pipilitin mo ako, putangina mo ka. Ano? Pinapaalala ko lang sa'yo. Nyo, saan tayo? Pag pinarinig ko yun, worth nothing yun. Worth nothing. Ah, siyempre tatay mo abogado eh. Di ba? Alam mo, Byron Boy, yung sinabi mong palipat-lipat ako ng politika, hindi ko iniwan si Pangulong Duterte. Ha? Hindi ko iniwan. Kahit hindi na siya Pangulo ngayon, malaki ang pagrespeto ko sa mama. Malaki ang paggalang ko sa mama. Hmm? Kasi ako si Pangulong Duterte, never akong pinabayaan nung mulang term niya. Never akong pinabayaan ni Pangulong Duterte. Pag may kailangan ako, pinansyal, tinutulungan ako ng dating Pangulo. Kaya, maliban doon sa pagtugon niya, malaki ang respeto ko. Ikaw, nagsalita si Pangulong Duterte against kay Tevez, pero ikaw, kinokontra mo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Pero sasabihin mo, DDS ka. Di ba? Nakakaya naman, kaibigan. Ikaw nang DDS. Hmm. Ikaw nang DDS na hilaw. Hmm? Ikaw na. At take note, sampid ka. Basi hindi ka nagpakahirap noong 2016. Ha? 2014 pa lang, nasa MRR din na kami. Ha? Ang grupo namin sa MRRD, Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Council Committee, yan ang original na Duterte movement ng Run Duterte Run. Ha? Kasama ako dyan. Hindi pa ko opisyal na nagdideklara si dating Pangulong Duterte. Wala ka dyan. Kahit si Moka, late na lang din. Ha? Alam mo, Byron, yung sinasabi mong palipat-lipat ako, saan ako lumipat? Direct to the point! Ha? Direct to the point! Ha? Huwag maraming ek-ek-ek-labo! Ha? Sasabihin mo palipat-lipat. What do you mean na palipat-lipat? Palipat-lipat ako ng upuan, palipat-lipat ng lalaki ko, na ganun ka rin, na palihim. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo kayang tumbukin? Ha? Hindi mo kayang tumbukin? Kasi nga, bakla ka rin. Kala ko ba straight yung lalaki? Wala ka palang bayag. Ha? Ba't hindi mo mabanggit? One by one. Ha? Ba't hindi mo ma-mention kung saan ako lumipat? Ha? Ba't hindi mo ma-mention? Ha? Kung tinutukoy mo na palipat ako ng partido, hindi naman ako political party member eh. Hindi ako member ng PDP laban. Isa lang ang kinaanibang ko, MRRD in ACC lang. At hindi political party yan. Ha? Huwag tanga, Byron. Ha? Huwag tanga. Tanda mo, sinabi ko nga sa'yo kanina. Bago ka nag-isko, tinawagan mo ako. Di ba? Tinawagan mo ako at ang sabi mo, nyo, isko Moreno ka na. Gusto rin namin mag-isko Moreno. Alalayan mo kami para makaano sa taas.
tinawagan mo ako. Kaibigan, huwag kang nakakalimot. Hmm? Tinawagan mo ako. Hmm? Tinawagan mo ako. Sabi ko nga, naka-record ang mga usapan natin. Kaya huwag kang tatanga-tanga. Ha? Huwag tatanga-tanga. Kita mo nga, si Oli. Magkano ang binayad sa kanya? Nung isang congressman. Ha? Sinabi ko sa iyo kung magkano yung amount. Naka-record din yun nung nag-uusap tayo. Gusto ko, Byron, kung iriribat mo ako sa live kong ito, tumbok. Huwag maraming kaartihan. Ha? Huwag yung pasaring. Ha? Kung sinasabi mo, huwag akong pansinin, hayaan, manahimik ka. Ganun lang. Pero kung may lakas ng loob ka na sagutin yung mga sinabi nila Arlene, nila Ma'am Jo, mas mainam kung yun ang una, ang anahin. Ha? Huwag kayong gagawa ng mga explanation ng wala sa pinagmulan ng awayan natin. Ha? Huwag niyong ilihis. Kasi pinagtatawanan na lang kayo. Ha? Huwag ilihis. Ha? Huwag ilihis. Hmm? Huwag ililihis. Yun ang gusto ko. One by one, sagutin nyo si Arlene, sagutin nyo si Ma'am Jo. Tapos! Tapos na, titigil na ako. At yung ibang nakuha ko pang impormasyon, mananahimik ako. Ganun lang. Oh. Pero, kung puro kayo patutsada, hindi tayo magtitigilan. Ha? Walang dahilan para gumanon ang bibig ko hanggat ako'y nabubuhay. Ha? Ang gusto ko, Byron, listen to me. Huwag kang puro padyakol. Ikaw, mahilig ka magganyan eh. Yung nagpapadyakol ka sa mga kulboy. Oh! Hindi lang ikaw ang Byron sa mundo. Tandaan mo yan. Hindi lang ikaw ang Byron na may pangalan sa Pilipinas. Kahit sa Estados Unidos, may Byron. Ha? Kahit masabihin kong banat na eh, bakit? Yan ba tunay mong pangalan? Ha? Kaibigan, atakihin nyo ako, pero gusto ko sagutin nyo doon sa pag-atake nyo sa akin yung mga sinabi nila Jo at nila Arlene. Hmm? At nila Ma'am Rose, Beautiful Rose. Yun ang gusto ko. Pati yung sinasabi ni Rod Sector. Yun ang sagutin nyo. Huwag yung tanginan niya. Ano yan? Nagkapahanap kayo simpatya? Ha? Nagkapahanap kayo ng simpatya? Tangina, vlogger lang tayo. Hindi tayo politiko, boy. Ha? Hindi tayo artista. Hindi tayo artista. Vlogger lang tayo. Pinapanood tayo ng mga chismoso, chismosa, kasi wala silang mapaglibangan. Tayo ang libangan. Kagaya nito, nanonood sa akin. 829 ang nanonood sa akin. Wala silang mapaglibangan. Ako ang ginagawa nilang pampantok. Mga chismosa, chismoso kayo. O, di ba? Di ba? Yan. Huwag tayong masyadong piling. Alam mo, Byron, ito ah, base ito sa tagal ko ng pagiging political vlogger. Hmm? Wala ka pa sa kalahati ko. Isang pangulo ka pa lang. Totally, di ka naman nagsimula ng Duterte.
Kaya hindi mo masasabi buong term ni Pangulong Duterte ay official vlogger ka. Ha? Alam mo ba, Ron, mula kay Gloria Arroyo, kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, at ngayon administrasyon ni BBM, kahit anong ganda, kahit anong papuri ng isang viewer, huwag mong ipapasok sa utak mo. Huwag mong ipapasok sa tangang pagkaulo mo. Kasi pag pinasok mo yung mga magagandang komento sa'yo dyan, yun ay ang galing! Ang husay! Lumalaki ang ulo. Tandaan mo, Byron, iba ang personalidad na papuri. Hindi yung papuri sa comment section. Dahil karamihan dyan, kumukuha lang din ng impormasyon. Chismosa, chismoso, sa madaling salita, libangan lang tayo. Ha? Huwag mo masyadong ipagmalaki yung magagandang papuri, 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 papuri sa comment section. Tanga. Pinaplastik ka lang. Kaya't ako, pinaplastik lang din ako dito. Sakay ka lang sa Agos. Ha? Ha? Ganun lang ang laro, kaibigan. Magmasyadong kampante na akala mo dahil ang daming magagandang papuri dyan, akala mo totoong kapanalig mo. Akala mo totoong kakampi mo na. Huwag ganon, Byron. Ipakita mo na may utak ka. Ipakita mo na tapos ka sa pag-graduate. Ipakita mo na edukadong tao ka. Ang taong edukado, alam ang tama. Alam ang bawat nagagawin na hindi nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi bumababa sa hindi ka-label. Ika nga. Ngayon, pag ang tao nagsasabi na tapos, graduate, pero sa mga galaw at salita, mukhang malayo-malayo. Sa bagay, may rekto, madaling magpagawa ng diploma. Diba? Madaling magpagawa ng diploma. Diba? Madaling magpagawa ng diploma. Wala ko sinabi na nagpapagawa ka ng diploma! Ha? Wala ko sinasabi, ha? Wala ko sinabi, Byron, ha? Na nagpagawa ka ng diploma. Baka mamaya sabihin mo, inaakusahan kita. Ha? Ang ibig ko lang sabihin, kaibigan, kaibigan kita, eh. Kaibigan kitang plastic. Promise, magkaibigan tayo, Byron. Magkaibigan tayong plastikan. Ito naman. At take note, Byron. Basahin mo din yung mga nagko-comment sa'yo. Yung mga nagko-comment sa'yo na kahit hindi nagpapalipat, kahit hindi nagbibigay, basahin nyo. Basahin nyo. Ako hindi talaga ako mahilig magbasa ng comment section sa live ko. Kayo, ugali nyo magbasa. Ha? Basahin nyo. Kasi kagaya niyan, yung ginawa ninyo sa taga-Canada, hindi lang nagpapalipad, hindi nyo binabasa. Totoo kasi malaki ang ginastos nun ng pagsuporta kay Mayor Isko Moreno. Tapos pinapasaringan mo. Mas yun ang original na Isko Moreno, supporter. Pero pinapasaringan mo, makakahiya. Ha? Ikaw, ako, sampid lang tayo kay Yorme. Ha? Sampid tayo. Kaya huwag mong sasabihin na ikaw ay solidong-solido. Ha? Parehas lang din tayong bumakbak kay Yorme. Ako, nag-Isko Moreno ako kasi nakita ko may ginawa naman yung mama.
At yun ay paniniwala ko na karapat-dapat. Pero tapos ng eleksyon eh. Alam mo, Byron, matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Ha? Pag ang kandidato mo ay tumanggap ng kanyang pagkatalo, ikaw naman ay sumusuporta sinasabi mo, gayahin mo. Ha? Gayahin mo yun. Hindi kabawasan, pare, ang pagpapakumbaba. Hindi kabawasan. Hindi kabawasan sa isang pagkatao. Mas nakakahiya na sasabihin mo, edukado kang tao, graduate ka, nakapagtapos ka, pero hindi nakikita sa sarili mo. Nakakaya yung ganun galawan, kaibigan. Ah? Ako, matutulog ako na masaya. At kung ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magising muli mamayang umaga, salamat sa Diyos. Pero ang maganda rito sa akin ngayon, yung gusto kong sabihin, na ibulalas ko. Nasabi ko lahat. Kaya, life is beautiful.